Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Webes, kasunod ng Merkules ng Abo, ang pasimula ng panahon ng Kwaresma. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaak, at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi na naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila, nagagalak siyang lagi, magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y nagtatangay at ipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo pong lahat. Papuri sa iyo, salita ng Diyos, Panginoon Yeso Kristo. Sa kilid kay isang pusong tapat, ibalik ang galak ng iyong pagliligtas. Papuri sa iyo, salita ng Diyos, Panginoong Yeso Kristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." At sinabi niya sa lahat, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limuti niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin.
ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang ating mga kababayan na nakikiisa mula sa iba't ibang bansa. Kahapon po'y sinimula natin ang bagong panahon sa kalendaryo ng simbahan. Mapapansin ninyo ang malaking mga pagbabago sa ating liturhiya. Ang kulay ng suot ng pari, kulay violet, kulay lila, ang kulay ng pagpapakasakit at pagsasakripisyo. Ang mga awitin, hindi kayo makakarinig ng papuri sa Diyos, hindi rin kayo makakarinig ngayon ng aliluya. Ito ay mga panahon ng paghahanda, panahon ng kalungkutan at panahon ng pakikiisa sa pagpapakasakit ng Panginoon. At ngayong mga susunod na 40 araw bago pumasok sa mga banal na araw ng Misteryo Paskwal ni Kristo, ang lagi nating maririnig ay ang mga pangaral tungkol sa krus, tungkol sa pagpapakasakit, tungkol sa pagsasakripisyo. Ang tawag po sa panahong ito ay panahon ng Kuwaresma. Ang Kuwaresma galing sa salitang 40. 40. Ito po ay sunod-sunod na 40 araw bago pumasok ang Huwebes Santo, kung saan mula sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, ang 3 araw na paghahanda para sa pagkabuhay ng Panginoon. Ito pong mga panahong ito, ang mga pinakabanal na araw sa ating simbahan. Ang tawag ay Kuwaresma, mga mahal na araw. At ang pagbasa ngayong araw na ito, malinaw na sinabi ni Jesus, gusto mong sumunod sa Kanya, 3 bagay ang gagawin mo. Una ay limutin ang iyong sarili, pasanin ang krus araw-araw, at sumunod sa Kanya. Kaya po, huwag kayong magtataka kung bakit hindi tayo nauubusan ng problema. Huwag kayong magtataka kung bakit laging may pagsubok sa buhay. Huwag kayong magtataka kung bakit parang may mga pagkakataong hirap na hirap tayo. Kung bakit parang napakaraming krus. Dahil ang Diyos po na ating sinusundan, ang buhay ay buhay sa krus. Oo't mayroong pagkabuhay, pero ang tanging makararanas lamang ng totoong kaligayahan ng pagkabuhay ay yung mga totoong nakaranas ng kalungkutan sa buhay. Mahirap pong sabihin na masaya ako kung hindi mo alam kung paano malungkot. Dahil wala ka namang comparison. Hindi mo pwedeng sabihin, napakaswerte ko, napakasarap ng aking buhay, kung hindi mo alam kung paano maghirap. At pag pinag-usapan ang krus, madalas ang ating dasal, Panginoon, alisin mo naman po ang krus ng aking buhay. Maliho yung dasal na yon. Dahil ang Diyos na inyong sinusundan, yan. Yung Diyos na yan ay hindi pwedeng walang krus. Ang krus na walang Kristo ay simbolo ng kahihiyan at parusa. Ang Kristo na walang krus ay kulang na pagmamahal. Dahil ang krus at ang Kristo laging magkasama. Kaya ko ang dasal po ninyo, Panginoon,
Mawala na po sana ang aking mga krus sa buhay. Bay, handa na ba kayong mawala ng kapitbahay? Handa kayong mawala ng maliligalig na asawa? Handa kayong mawala ng mga pasaway na mga anak? Yan ang mga krus natin sa buhay. Baka iniisip ninyo ang krus sa buhay ay kung ano lamang parusa. Ang unang-una mong krus sa buhay, yung mga kasama mo sa bahay. Yung bungangera mong asawa, yung hindi pa namulat ang iyong mata ay nagbubunganga na, yung pakialamera mong biyenan, yung pasaway mong anak, yung lasinggero mong asawa, yung chismosa mong kapitbahay, yan ang mga makabagong mukha ng krus sa buhay. At anong sabi ni Jesus? Gusto mong sumunod sa akin? Pasanin mo ang iyong krus araw-araw. Mahalaga po yung araw-araw. Dahil kung gusto nating mas malapit sa buhay ni Jesus, ito yung buhay na malapit sa krus. Bakit? Gusto ba ng Diyos na tayo lagi naghihirap? Hindi po. Ang gusto ng Diyos, yung ibigay sa Kanya ang iyong buong pagtitiwala. Dahil ang krus, laging nandyan. Alam niyo kung ano magandang dasal ninyo? Panginoon, bigyan mo po ako ng mas malalim na pagmamahal upang mabuhat ko ang krus sa buhay. Panginoon, bigyan mo po ako ng mas mahabang pangunawa upang lagi kong yakapin ang krus sa buhay. Panginoon, bigyan mo po ako ng pagpapatawad upang lagi kong maako ang mga krus ko sa buhay. Huwag niyo pong ipagdasal na mawala ng krus, sapagkat ang buhay na walang krus, kulang na pagmamahal. Ang mga krus, ang magkakaibang muka ng makabagong krus sa buhay ay pagkakataon upang mas mapalapit tayo sa Diyos. Tingnan nyo, diga, pagka may sakit ka, digi tawag ka sa Diyos. Pagka wala kang akinsi ngayon, bayaran ng utang, diga. Swelduhan nga, pero bayaran ng utang. Digi, minsan ay kulang pa. Tanyo sa kayo natatawag, Panginoon, kayo na ako ang bahala. May problema ka, takbo ka sa Diyos. Meron kang hindi makasundo, takbo ka sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya ang mga pagsubok at krus sa buhay, pagkakataon para mas mapalapit tayo sa Diyos. Pagkakataon para lumalim tayo sa pagmamahal. Kaya nga po sa banal na misang ito, mga minamahal, habang tayo ay nagsisimulang tumahak sa panahon ng Kwaresma, ang panahon ng pagsasakripisyo, hilingin po ninyo kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong tulad ng sa iyo. Yung laging mapagmahal, laging mapagpatawad, laging maunawain upang sa aking pang-araw-araw na buhay, matulungan ako nito upang mabuhat ko ang aking krus araw-araw. Mabuhat at mayakap ang krus ng may pagmamahal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Ng patawad mo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa damba na ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao'y lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmula sa bulag. Sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag
ay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mayagsan lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad na nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa na may buwalin, iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala, tulutan mo aking mata. Mangulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong gamit, nawa ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid,
sa lupa na may bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rinawan laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan, may makikita po kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Kung kayo naman po yung mga OFW, mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, dun po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang dambana dito sa Asia. Ikatlo, panahon ng Kwaresma, tayo ay may istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes
alas 3 ng hapon, ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. At ang pagpapakumpisal ngayong panahon ng Kwaresma, ang Lunes hanggang Biyernes kayo po ay lumapit lamang sa mga tagapaglingkod upang mabanggit sa pari pagkatapos ng mga misa. At kapag Sabado, may regular po tayong pagpapakumpisal ng alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. At kapag ka naman ika-23 ng buwan, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alauna hanggang alas 3 ng hapon, tayo po ay idineklarang isa sa 2 simbahan dito sa Archdiocese ng Lipa bilang isang Center for Reconciliation. Kaya nga po ating samantalahin ang pagkakataong ito na tayo ay makapagkumpisal. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dito po sa atin sa pambansang Dambana ay maraming relikya si Santo Padre Pio. Pag sinabi nating relikya,
Ito ay maaring bahagi ng kanyang katawan o mga bagay na ginamit. Ang marami po dito ay mga ginamit niyang bagay na may bahid ng kanyang dugo. Itong narito sa ating harapan ay isang panyo na may bahid ng dugo. Yung pong nasa ibaba na pwede ninyong lapitan ay guwantes na ginamit ni Padre Pio. Yan po may bahid din ng dugo. At sa ilalim ng ating kampanaryo, naroon po ang mas maraming mga relikya ni Santo Padre Pio. Nawa sa pananalangin sa kanya, tayo'y madala niya sa pagpapakasakit at pagbubuhat ng krus tulad ni Kristo. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, buhatin ang krus katulad ni Kristo araw-araw. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayo lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.